Yes, sir! South Korea nagdagdag pa ng mga players at mas pinalakas pa ang kanilang lineup sa third window ng FIBA Asia Cup Qualifiers 2021. Bago ka ba sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat mga sir! Hey guys, you're tuning in. We're from the sideline with the one and only Lester Prosper. Peace! Quick update lang mga sir dito sa Gilas, Pilipinas. At dahil sa pagkansela ng samahang basketball ng Pilipinas bilang host ng ating bansa sa third window ng FIBA Asia Cup Qualifiers 2021, nagkaroon ng pagkakataon na palakasin pa ng South Korea ang kanilang lineup. Na una na ngang nagpahayag ang South Korea na 12 players lang ang kanilang ipapadala sa last window, which is medyo mahirap yon since 4 na games ang kanilang lalaruin. At isa pa, napunta sila sa bandang ilalim ng team standing sa Group A dahil sa sanction na binigay ng FIBA sa kanila. Pero ito no, dahil malaki ang posibilidad na ma-delay ang third window at ma-reschedule sa ibang date, at mapahanggang sa ngayon, wala pang nilalabas na statement ang FIBA kung saan gaganapin ang mga games ng nasa Group A na kinabibilangan nga po ng Korea at Pilipinas. At maging itong Group C, pinalakas na ng South Korea ang kanilang lineup. At ilan sa marquee players na dinagdag nila ay itong si Lee Daesung na naglaro para sa South Korea noong FIBA World Cup noong 2019, na kung saan meron siyang average na 10 points, 2 rebounds at 1.3 assists per game. Dahil na rin sa husay nito, nakapaglaro ito no sa NBA G League noong 2017. Bukod kay Lee Daesung, dinagdag din nila ang mga shooter na sila John Seong-yoon at Dokyung Min. At kasama rin sa kanilang listahan na dinagdag nila ay ang KLAY THOMPSON ng South Korea na kasalukuyang naglalaro para sa Davidson University. Actually, na-feature na natin to no dito sa ating YouTube channel. Ito ay si Lee Yoon-jung na isa sa mga rising star at sinusubaybayan ng mga Korean basketball fans. At dahil dyan, medyo magiging mabigat ito no para sa Gilas Pilipinas, dahil 2 beses nga pong makakalaban ng Gilas itong South Korea. Tandaan po ninyo no, wala po tayong naturalized player na naka-line up ngayon. At itong South Korea, eh merong halimaw na Ricardo Ratliff. Do meron naman tayong Kai Soto no, pero iba pa rin yung experience ni Ricardo Ratliff. We will see mga sir. Tayo namang mga Pilipino eh, hindi rin basta-basta. Kung meron mang mga disadvantages, lalaban at lalaban tayo. At yan po ang ating quick update no dito sa Gilas. Mas pag-usapan po natin to mamaya ano. Later tonight po no, kukuha tayo ng isa pang YouTuber na guest para pag-usapan ang magiging kampanya ng Gilas sa last window ng FIBA Asia Cup Qualifiers 2021. Ako nga pala si Kino at welcome sa akin channel from the sideline.